Dito tayo sa ano, sa West Philippine Sea. Alam nyo, US Philippine Sea. Kaya yan eh. Yung tinambakan nila yung ano, yung artificial island ba yan? Madali lang din natin gawin yan. Pwede rin naman tayong gumawa ng ganyan. Kaya ang daming bahura dyan sa lugar na yan. Pwede rin tayong magtambak. Tapos lagyan natin ng kabayan. Kasi magtatambak ka dyan. Kukuha ka ng mga lupa sa bulubundukin natin. Ilalagay mo dun sa lugar na yun. Anong gagawin mo ron? Eh, wala naman tubig dun. Dagat lang. Hindi walang inumin. Walang tubig dun. Kailangan nakatira ka dun. May magde-deliver sa'yo ng tubig. Yun ang sistema dun. Eh, kasi yung lugar na yon bahura. Kaya yung nangyari nga na yun eh. Alam nyo kung saan ang galing yung panambak na kinuha nila. Galing sa ano, sa atin. Dito sa Zambales. Saka dyan sa ibang lugar dyan. Galing yung bahura na yan. Galing yung panambak. Panahon niya ni Pinoy, mga ano yun eh, mga 15, 14 yata yun. Bago mag-election, yung wala pa. Bago po ni Pinoy yun, eh, pinakikita ngayon sa GMA, yung mga malaking birds ba. Kumukuha ng lupa sa atin, dinadala doon. Ang sabi nga, eh, baka raw doon sinasala yun, baka may makukuha mga ginto-ginto. Pero ang totoo nun, yung lupa sa atin na nanggagaling sa atin, na hinuhukay nila, galing dyan ni halos patagin nila yung bundok na sa Zambales na yan. Tinatambak doon, sa lugar na yun, doon sa sinasabi yung artificial island ng China. Yung panahon ni, ano, ni Pinoy, hindi naman pinapansin yan. Habang tinatambakan yan, eh, may binabalita nga yan, doon nila pinapansin yan. Eh. Hanggang sa lumaki ng lumaki, nakita na nila, malaki na. Ngayon, nagkaroon na yata ng airport at kung ano-ano doon, pinagtiyagaan nila. Yun, tinambakan. Pero ang totoo nun, pag ikaw, pupunta ka dyan sa mga bahuran lugar na yan. Pupunta ka gabi, sampo na lang. Masisira ang bangka mo. Kasi yung bangka mo, pag dumaan dyan sa bahuran na yan, tatama yan, yung elisi mo, mawawasakin yan. Pag pupunta kami sa mga lugar na yan, marami dyan, maraming bahuran lugar dyan eh. Pagpunta mo dyan sa lugar na yan, kailangan, tinatawag namin yung poko-poko ba, kailangan yung motor mo, bug, indahan-dahan lang. O kaya, sagwanin mo na lang, may guide kang kawayan, iiwas mo sa mga bahura. Araw yun ha, nakikita mo. Kasi marami dyan mga CL na malalaki. Katulad yung mga batong malalaki dyan. Yung CL yung tinasabi nilang taklobo, nakatayo yan. Pag tumama yan sa bangka mo, maaaring butasin niya yung bangka mo. Kaya pag mupunta kami dyan araw, eh, namamasyal kami dyan, nanguhuli kami ng isda. Kasi bahura yan, marami kang napapana-pana dyan. Katulad ng mga pugita, na maliliit, yung sinasabing pusit, yung lobster, ganyan. Marami kang makukuha dyan sa mga bahura niyan. Pero kung i-interesin mo, sasabihin mo, pinahirapan na, naghirap na sila pagpapagawa doon, magawa na, sasabihin mo, iyo, ay hindi pwede yan. Talagang magkakaroon ng gera dyan. Isipin mo, eh, nung ginagawa pa lang, hindi mo pinipigilan. Ngayon gawa na, ayos na, sasabihin mo sa'yo. Para ding squatter dito yun. Pinababayaan mo, nagtatayo sila, konkreto pa. Nung magtayo na sila, pagdating ng ilang taon, sasabihin mo, lumayas na sila, iyon na yun. Hindi pwede yun. Kita mo, nagkakagulo. Sa tayo-tayo nga, nagkakagulo eh. Hindi pinapayagan eh.
yung mga squatter lumalaban. Eh yan pa kaya? Eh yan dagat na yan eh, hindi mo naman pwede sabihin iyo. Hindi mo pwede sabihin sa kanya o sa kanila. Yan dagat na yan. Nandiyan yan para sa atin lahat. Nilagay yan ni Lord para sa atin lahat. Mas malaki ang tubig kaysa sa lupa. Diba? Kaya, yung mga dagat na yan na nilagyan nila ng property, nilagyan nila ng mga artificial island para magamit nila, o di gumawa din tayo. Diba? Eh, dyan lang sa lugar natin, ang daming abandon na lugar eh. Hindi natin ginagamit eh. Doon lang sa Palawan, sa lugar yung tinatawag yung likod ng El Nido, dyan sa may Guntaw, pinupuntahan namin, dyan kami nangangawin. Pag pumunta kami doon, may dala kaming tubig, doon kami nagpapahinga. Pag kumakain kami, may tubig kami, doon kami nagluluto. Yung mga nakakawil namin, niluluto namin, tapos iba inuwi. Ganun lang. Pero yung doon katitira, ay, anong gagawin mo ron? Oh. May bahay ka nga nilagay doon. May lupa nga, libre. Eh, wala ka namang pagkain. Ang pagkain mo, isda. Oh, eh, linggo-linggo, araw-araw, isda, araw-araw, isda. Di na umay ka rin. Baka nangaliskis ka. Kailangan mo rin ng baboy, manok, gulay. Eh, walang gulay doon. Wala ka makukuhang gulay doon. Kaya yung tinatawag na yung West Philippine Sea na sinasabi nila ganito, ganito, ganito. Nako, kabuangan lang yan. Wala yan eh. Saka pupunta ka doon, napakalayo. Yung sinasabi mo mag, yung jet ski ni Duterte. Ang jet ski, yung mga sasakyan na yan, panabi lang yan. Hindi yan pwede sa gitna. Eh kung yung lansya nga, eh, inaampas ng alon dyan eh. Kung di ba naman may salingkwat din ng ulo, naniniwala ako, pupunta ako doon, may jet ski. Eh sabihin ko, magto-trolley ako, pupunta ako doon, magbibisikleta lang ako, maniwala ka rin. Gamitin mo naman paminsan-minsan yung ano mo, yung magic mo. Hindi yung basta-basta na lang naniniwala, ginagamit mo lang yung salita na yan na sabi mo, mag-jet ski. Ikaw nga mag-jet ski doon? Kung makarating ka doon? Diyos Maria! Makakala mo yung jet ski mo eh, plastic lang yun. Tamaan ng alon yun, di gumulong ka. Sus, hindi bakal yun. Plastic. Plastic yun. Yung jet ski. Kaya sinasabi ko sa inyo, kalimutan nyo na yan. Gumawa na lang kayo ng sarili nyo. Ang dami naman bahura eh, gumawa kayo. Ganyan. Saka yung sinabi, failure. Sinabi yung drug war ni Duterte, failure daw. Wala raw binatbat. Ano ba naman sinasabi nyo? Ano ba kayo? Ano ba yung walang binatbat na sinasabi nyo? Walang kwenta? Na ano nga kayo na nakukulangan? Bakit yung panahon nyo, meron ba kayong nagawa? Meron ba kayong ginawa? Sipin mo ako nga nagtataka eh. Dito kay Duterte, Pangulong Duterte. Alam mo kung bakit ako nagtataka? Sobrang tapang, para bang isipin mo, NPA, lalabanan mo? Mga terorista, mga Muslim na terorista, lalabanan mo? Yung mga drug lord, lalabanan mo? Mga tinatawag na kidnap or ransom, lalabanan mo? Aba, silang nakagawa niyan. Kaya ang tao, hindi siya makakalimutan. Hindi lang siya hero. Oo, hindi lang siya hero. Talo pa niya si Superman. Ipin mo, labanan mo lahat yan. Hindi mo ba iniisip na pagdating ng panahon, eh, gantihan ka niyan? Kayo kasi, mga nervyoso kayo, ang tagal nyo na nakaupo dyan, hindi naman lang nilabanan yan. Hindi nyo man lang sinabi, oy mga dick, oy mga drug lord, pwede ba? Huwag kayo masyadong magbenta ng drug, nakakaya sa akin. Di ba dapat ganun? Hindi. Napakaganda nga, dito nga sa lugar namin eh, dati araw-araw eh, halos harap-harapan na yung abutan ng drug eh. O ngayon, wala na. Tahimik na. Bira.
Failure, sabi mo, failure, walang kwenta. Kumbaga sa eskwela, sabi mo, eh, 75 lang ang grado. Wow, pasang awa. Ano ka? Hindi mo namang naano mo, nasabi mo. Hindi dapat ganun. Kuya, kumusta? Hello! Eh, kuya ko dumating. Hindi yung failure sinasabi nyo. Sabi siya sana, eto namang isa, sasabihin niya, nakukulangan daw siya. Alam mo ba yung wala pa yung tao na yan? Sobrang traffic, di mo alam na tao. Walang masolusyon dyan sa traffic na yan. Eh ngayon nga, eh, nakakatakbo ka na kung saan mo gusto pumunta eh. Nakulangan ka pa. Gusto mo siguro lumipad. Mambira. Mali ka eh. BDS. Sabi mo, nakukulangan ka eh. Doon nga sa lugar mo eh, maputik eh. Oh, di ba? Pinangako mo maglagay ka ng kalsada doon. Asan yung kalsada? Oh. Eh, dumadaan doon, kalabaw eh. Oh. Dapat kinalsada mo yun. Nilagyan mo ng kalsada para maganda. Sapo na, Diyos. Para kung magsasalita ka na, sasabi mo na nakukulangan ka. Okay, totoo. Nakukulangan ka. Eh, sabi mo na. Sus Maria talaga. Yung panahon nun, natahitahimik, pagpasok nyo, lumagapak ang Pilipinas, pababa pa, pabulusok, wala nangyari. Magkakaroon ng presidente, pag alis ng presidente, ubos. Tapos magpipresidente na naman, pag alis ng presidente, ubos. Sus Maria, ano ba yung ano na yan? Samantala ngayon, tinima kahit pandemic. Kahit pandemic. Gumagawa, eh kung sa inyo, o ikaw, wala nang sabihin mo, ah walang pera, bahala kayo sa buhay nyo. Ganon. Oh. Sabihin nyo, nakukulangan kayo, eh yung laglag bala nga eh, walang di kayo kumibo, panahon nyo yun, laglag bala. Kawawa naman yung mga maralita, yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. Nagsisikap, nananangla para magtrabaho, pagdating dito, ipakukulong nyo. Sabihin nyo, laglag bala. O, kumibo ba kayo doon? Mamasapa no? Magsisimula pa lang sila magpunta doon. Sinabi nyo, bayani na. O, yung mga bayani, humihingi ng tulong. Tinulungan ba ninyo? O, di ba? Tapos, inamin na ng mga kabilang panig na sila talaga ang tumira. Sila ang mga nakapatay doon. Tinanggal pa nila yung mga damit. Sinoli pa nga nila yung mga armas eh. O, kumibo ba kayo? O, nakulangan ka? Ah, failure ka pa. Hindi mo kasi iniisip yung sinasabi mo. Hindi dapat yung ganyan. Kaya, sorry. Etong election na to, wala na. Landslide talaga kayo. Sana, wala na kayo. Sana, pasok kayo sa banga. Kayong lahat, ha? Lahat, walang matitira. Para wala nang anay, wala nang ipis. Wala nang makulit. Kasi tuloy-tuloy na ang ano natin eh. Tuloy-tuloy na. Kaya huwag nyo nang pigilan. Pahinga muna kayo. Oo. Pahinga muna kayo. Diba? Kaya, sorry. Bongbong. Sara. Sa local namin, Nieto. Bongbong Sara lang kami. Kung sakali. Pero sigurado, nieto kami. Okay? O, maraming salamat. Eh, sana eh, mag-isip-isip tayo. Alam naman natin ang tama at ang mali. Diba? Okay.